na po ang lahat. Viva! Pala naman ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, naloba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, niloob mo akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang kasiyang katauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak at maging dapat nawang aming kamtin ang lubos sa katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaking natanyag noong kani-kanilang panahon. Meron namang hindi natatandaan ninuman at lubusan nang naglaho ang kanilang pangalan. Para silang hindi nagdaan sa daigdig na ito at gayon din ang nangyari sa kanilang mga angkan. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginaway hindi pa nalilimutan. Patuloy na mamanahin ng kanilang mga inapo ang kanilang magandang pangalan. At ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan. Dahil sa tipan sa kanila ng Panginoon, nanatiling matatag ang kanilang angkan at alang-alang pa rin sa kanila ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Hindi mapuputol ang kanilang lahi at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoon, purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat na pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginoon, nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo na po ang lahat. Tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania kasama ang 12. Palibas siya'y gumagabi na noon. Kinabukasan nang sila'y pabalik na mula sa Betania, nagutom si Jesus. Natanaw niya nito sa di kalayuan ng isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tignan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, "Wala nang makakain ng iyong bunga." Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ng mga nagbibili at namimili roon at ipinagtataob ang mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sino mang may dala-dala may dala-dalahan at tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, "Nasusulat ang aking bahay, tatawaging bahay, dalanginan ng lahat ng bansa, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Narinig ito ng mga punong sardote at mga eskriba. Buhat nooy, humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa kanya. Dahil sa umahanga ang lahat ng mga tao sa kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ang lungsod si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila ay nakita nila ang patay na ang puno ng igos. Naalala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, "Guro, tignan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo." Sumagot si Jesus,
Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung ibig sabihin nino man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalong ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan kundi nanalig sa mga mangyayari, na mangyayari ang kanyang sinasabi, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natatanggap ninyo iyon. At matatanggap nga ninyo, kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ang inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Mga minamahal kong kapatid, tayo po ngayon ay nasa Biyernes sa ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Ipinagpapatuloy po natin ang karaniwang panahon pagkatapos po ng Pentecostes. At ngayong araw, mga minamahal kong kapatid, ipinapaalala sa atin ang katapatan ng Diyos. Narinig po natin sa unang pagbasa, mga minamahal kong kapatid, ipinapaalala ng may akda ng aklat ni Sirak, maraming mga bagay o tao na nalilimutan natin. Mga taong may mahalagang kontribusyon sa ating pananampalataya. Kaya nga nandun siya upang ipaalala na may mga taong nanatiling tapat sa Diyos pero dahil sa paglipas ng panahon o dahil sa iba't ibang pangyayari sa kanilang buhay, nakalimutan na nilang alalahanin at parangalan. Bilang mga tao, karaniwan na sa atin yung pagiging malikas na sa marami, yung pagiging makakalimutin. No? Hindi naman natin parating sinasadyang malimutan yung isang bagay na mahalaga. No? Naiintindihan po siguro ako dito ng mga may asawa na nakalimot ng inyong anniversary, nakalimutan ng isawa nyo o kayo mismo nakakalimot. Minsan kahit gaano kahalaga yung isang bagay sa hindi sinasadyang paraan, nakakalimutan natin. Ibang bagay din naman po yung sadyang kinalimutan. No? Pero, aminin naman natin o hindi, may pagkakataon na nakakalimot din tayo. No? Kahit gaano pa, no, kaimportante yung isang bagay sa atin. Parte na po siguro yan ang kahinaan nating mga tao. Maraming mga bagay at pagkakataon sa ating buhay na tayo nakakalimot. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, napakahalaga, no, na maunawaan natin yung ating kapwa, yung ating minamahal sa buhay, maaring makalimot sa atin, pero ang Diyos, kahit kailan, hindi tayo malilimutan. No, sabi nga doon sa aklat ni Propeta Isaías, karaniwan pong kinakanta ito pagka may patay. Alam niyo po ba yung title ng kanta? O ng bersikulo? Yung hindi kita malilimutan. May parte doon ng lyrics, sabi nung may akda, malilimutan ba ng ina ang anak? No? Sa atin pong kultura lalo na, totoo pong hindi kayang kalimutan ng kanyang ina o ng isang ina ang kanyang anak. Pero pwede po ba yon? Pwede bang makalimot? Pwede. Maraming mga irresponsibleng ina na inaabandona yung kanilang anak. Pero ano yung sabi doon sa bersikulo? Kahit malimutan pa nung nanay yung kanyang anak o talikuran man tayo ng kung sino, kahit sinong malapit sa atin, ang Diyos kahit kailan hindi tayo malilimutan sapagkat nakatatak tayo sa Kanya. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, no, napakahalaga na maunawaan natin kung tayo'y nakatatak sa ating Panginoon, no, sa ating Panginoong Hesukristo, sa Kanyang puso, ibig sabihin, meron tayong kaakibat na responsibilidad sa ating buhay.
Hindi lang basta tayo nakatatak sa ating Panginoon. At dahil nga nakatatak tayo, dapat tayong magsumikap, magpakabuti. No? Tignan niyo po sa mabuting balita. Ano yung inaasahan dun sa puno ng igos? Mamunga. Walang nakain yung ating Panginoon, kaya naisumpa ang puno ng igos. At bilang mga tagasunod ni Jesus, ng ating Panginoong Diyos, totoo, nakatatak tayo sa Kanya. At walang kahit sino mang makapaghihiwalay sa atin sa Kanya. Pero, mga minamahal kong kapatid, kailangan nating mamunga. Kailangan nating mamunga doon sa mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Hindi pwede na alam natin, hindi pwede lang na alam natin na tayo ay minamahal ng Diyos, na hindi niya tayo malilimutan. Yung biyayang iyon dapat may bunga. Sapagkat kapag walang bunga, anong nangyayari? Pinuputol, pinanggagatong. Kapag tayo walang bunga, ibig sabihin, hindi tayo tunay na sumasa Diyos. No? Ibig sabihin, hindi natin tunay na ginagawa yung kanyang kalooban. Bakit? Makikita natin sa bunga. Pag walang bunga, ibig sabihin, hindi nag-e-effort, no? Na isabuhay ang salita ng Diyos, kaya walang maibahagi. Puro pakabiglang. No? Puro pang sarili lang ang iniisip. Kaya, dahil sarili lang ang iniisip, walang ma-share, walang maibigay. At kapag kaganito tayo, mga minamahal kong kapatid, pag tayo makasarili, kapag tayo'y namatay, no, tulad ng puno ng igos, no, sa kahuli-hulihan, malalayo tayo sa Diyos. Kahit na, no, hindi tayo malilimutan ng Diyos sa una. Sapagkat ito'y pinili nating landas, sapagkat ito'y pinipili natin, sapagkat ang bawat desisyon natin ay pagpunta o paglayo sa ating Panginoon. Kaya nga, ang pananatili, no, sa kasamaan at sa isang gawing masama ay makapaglalayo sa atin sa Diyos. Gaan naman tayo kamahal ng Diyos, mga minamahal kong kapatid, irerespetuhin niya yung ating piniling landas. Mahalaga tayo sa Panginoon, totoo yan. Tayo nakatatak sa Kanya. Tayo nasa kaibuturan ng Kanyang puso. Pero ang tanong, no, nais ba nating manatili sa Kanya? Nais ba nating manatili sa pag-ibig na iyon? O, no, ginagamit lang natin yung pagkakataong ito upang makita tayo ng ating kapwa bilang isang mabuti tao. Kahit ang totoo naman, hindi talaga tayo mabuti. Tandaan po natin, parati tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos, pero sa kahuli-hulihan, nakasalalay sa atin. Wala kang bunga, hindi ka mamunga, tignan mo yung mga taong nakapaligid sa iyo. Diba? Naalala ko po yung isang nabasa kong quotation. No? Sabi niya, kapag ba ang isang bulaklak ay hindi namunga, sino bang sinisisi? Yung bulaklak ba? Hindi. Siyempre yung environment niya. Diba? Ang tanong, nadidiligan ba siya ng maayos? May enough sunlight ba? Meron bang sapat na nutrisyon na natatanggap mula sa lupa? Hindi mo sisihin yung bulaklak kung bakit siya hindi namumunga. Titignan mo yung kanya environment. Kaya nga dapat maingat tayo. Bakit? Yung taong nakapaligid sa atin ay nakaka-impluensya sa ating buhay at higit sa lahat, buhay pananampalataya. Kaya nga kapag yung taong nakapaligid sa atin masama, most likely, no, madadala rin tayo sa masama. Kung yung taong nakapaligid sa atin puro mandurugas, no, i-justify na rin natin yung ating gagawing pandurugas.
Kapag yung taong nakapaligid sa atin mabuti, mas malaki yung chance ang mapabuti tayo. Kaya kailangan natin mag-ingat sapagkat may epekto yung environment sa ating pagbubunga. Pwedeng araw-araw tayo nagsisimba. Halimbawa tuwing Biyernes, tayo pumupunta sa mahal na po ang Jesus Nazareno, tayo nagdedebosyon. Maganda at mabuting bagay ang pagsisimba at pagdedebosyon sapagkat ito'y makakalapit sa atin, sa ating Panginoong Diyos. Makapagpapalago ng ating pananampalataya, pero pagkatapos nito, pag yung taong nakapaligid sa atin, hindi mabuting impluwensya, pwede ring masayang yung ating ginagawang sakripisyo, pagdedebosyon at pagdalo ng misa. No? Hindi na tayo, ang pangit nga po nung isa kong nabasang susunod, no? Sabi doon, you deserve what you tolerate. Ang sakit, no? Why? When you allow people to come into your life, kahit na sinasaktan ka niyan, kahit na ginagawan ka niyan ng hindi maganda, kasalanan mo yon, kasi you allow that people, no, to be in your life kahit na masama para sa'yo. Kahit na hindi maganda yung impluensya sa'yo, kahit dinadala ka sa pagkakasala, kaya you deserve what you tolerate. Hindi maganda, masyadong negative, no? Pero mga minamahal ko kapatid, ito yung katotohanan ng buhay, no? Kung tutuusin yung mga masasama, no? Pwede lang makaapekto sa atin yan kung hahayaan nating maapektuhan tayo. Halimbawa, kapag kayong isang bagay, halimbawa sinisigawan ka, tinitrigger ka upang gumawa din ng pagkakasala, but you keep quiet, hindi ka pumatol, babalik sa kanya yung negativities na yon kasi hindi ka nagpa-apekto. But when you allow them, no, to get into your nerves at nagkasala ka, sumigaw ka dahil doon, nagkasala ka na. Diba? Ano pang pinagkaiba mo sa taong nanakit sa'yo? Wala na. So sa makatwid mga minamahal kong kapatid, sa kahuli-hulihan, it's our choice. If we will allow, no, other influences around us, no, to come into our lives and bring us to sin, no? Kung hahayaan natin tayo'y madala nito sa pagkakasala. Pero pag hindi, when we say no, no, we don't allow people to bring us to sin, hindi tayo magkakasala. Kaya nakasalalay sa atin. We don't blame other people dahil nagkasala tayo. Kasi sa katapusan, mga minamahal kong kapatid, ang kapag ikay nagkasala, may choice ka eh. Pwede mong piliin hindi magkasala. Pero dahil naipit ka na, nasa impluwensya ka ng masama, eh, nagkasala ka na. Pero kung hindi natin iaalaw yon, kahit pa'y nakapaligid sa atin, puro masama, tayo magiging liwanag ng ating Panginoon sa kadilimang iyon. Sapagkat nanindigan tayo sa tama. Para kang nasa isang disyerto na ikaw yung punong may bunga. Ikaw yung pinupuntahan ng mga taong nagugutom. Sa gitna ng disyerto, ikaw yung pinupuntahan ng mga taong nagugutom at nauuhaw sa salita ng Diyos. No? It's our choice. Tayong pipili. Gusto ba nating mabuhay sa mundong ito? Natulad ng puno ng igos? No? Na di kalaunan namatay at ginawang panggatong na lang? O nais nating mamunga upang maging biyaya sa iba? Nakasalalay po sa atin. At ang lahat ng bagay, mga minamahal kong kapatid, ay sa awat habag ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya hilingin natin ang kanyang tulong. Pasalamatan natin ang ating Diyos sa kanyang kabutihan. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, tumawag tayo sa Diyos Ama na ibinigay ang kanyang pag-ibig at palagiang kalinga sa atin. Hilingin natin na likhain niya sa ating mga puso at isip ang pagkakaroon ng bukal na pagsunod sa kanyang mga batas. Ating bigkasin, dumito ka sa amin, O Panginoon. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway turuan ng bayan ng Diyos na sumunod sa kanyang mga batas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Tayo naway maging tapat sa pagsunod sa utos na ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Yaong mga nabubuhay sa kadiliman ng kasalanan, naway makatagpo ng inspirasyon at tapang na mamuhay sa hamon ng utos ng Diyos. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, mga nalulumbay, at lahat ng mga nagdurusa, nakasama natin, naway hindi natin mapabayaan. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang aming mga panalangin na inialay sa iyo ng may pananampalataya. Makilala nawa namin ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo, ang iyong anak at aming tagapagligtas. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na nasa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy ng krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy ng krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naiig ang sumuway sa iyo, sa kahoy ng krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga helig si awit na papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagay pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bagaw at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Papa at ni Jose naming Bispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-inabatin mo lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Isa na malabirheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, isa na mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo.
Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kaming sa lahat ng masama. Iniling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, tayus lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanibigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ito ngayon mo aming pananampalatay, ito ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, siya ang kordero ng Diyos na galis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Thank you.
Magsitayo po. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang nasagip ng kahoy ng krus na nagbibigay buhay ay iyong hitid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian. Sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna sumandali para sa ating announcements. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naaapektuhan at nasasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay muli naming panawagan ang inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters. Para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay 0 to 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Maaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staffs ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag ni ikaw ay kanilang iibigin paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama,
Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Panginoong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos.